What's up mga kabowlers? This is Coach FM. Welcome to my basketball YouTube channel. Ang bisita natin ngayon hindi lang player, kundi isa rin siyang barangay kagawad ng Barangay Pangkulasi, Navotas, Metro Manila. Kasalukuyan din siyang player ng Davao Tigers na isang team sa MPBL. Kilalaanin natin ang Navotas Assassin, Richard Super Albo. Panoorin natin siya. Kalo swings it over to Albo, ready to shoot. Albo, pasok yan! Yes! Second three-pointer para kay Richard. Max Moco, crossover. Binigay kay Albo for three. Knocks it down! Richard Albo. Yes. Alam ko, may shooting talaga to. Oh, Richard Albo. Magandang araw po, Coach FM Madrigal. Ako si Richard Albo, tubong Barangay Bangkulasi, Navotas City. Nagsimula ako sa basketball, elementary ako eh, grade 3. Puro half court lang talaga eh, hanggang siguro matagal. Puro half court, wala ako masyadong nalalaruan ng whole court talaga. Sa half court ako nasanay, ayun yung half court kahit ice tubig lang yung pustahan namin. Grabe yung pisikalan eh, bangga doon, bangga dito, talagang dugo mo ka. Pero after noon, wala, kaibigan na ulit. May mga taga-ibang lugar ako naging kaibigan. Ayun, napapasama ako sa kanila. Una, mga kalabang ko sila eh. Nung nabarkada na ako sa kanila, doon na ako natuto dumayo ng whole court. Lagi lang ako nakatapak kasi malaki pa ako, wala akong sapatos eh. Tapos ayun, may nagbigay lang sa akin ng sapatos yung kumpare ko na si Wowo dati. Tagal kong ginamit yun. Kahit sira-sira na yun, pinapatay ko lang para makapaglaro lang ako ng liga. Ayun, nakasama ko una sila Kuya Romel David, Troy Lambag yun, kasi inyo. Yun talaga mga professional dito sa amin eh. Tapos yung mga barkada ko dito sa mga katabing barangay. Ayun, sa kanila ako nagsimula. High school, hindi ako naglaro ng high school eh. Puro dayo lang. 16 years old, nagpapanalay na ako. Tapos ayun, sa panalay, yung ligang labas. Tawagin namin panalay. Dati, naging kalaban mo, siyempre, hindi naman payabangan yun eh, na porket nakalaban mo sila, magiging mayabang ka na. Yun, after game, nalapit ulit ako sa kanila bilang, ayun nga, respeto sa mga nauna sa atin. So, yun, naglaro ako ng college sa De Ocampo Memorial College. Naka 2 years ako, bait at galing ng coach ko. Ayun, marami ako experience pero hindi ko natapos yung pag-aaral ko kasi nag-asawa ka agad ako eh. Ayun yung pinaka-importante, yung pag-aaral. Kailangan talaga taposin natin yan eh. So, ayun, doon na nagtuloy-tuloy yung pagbabasketball ko. Pagtapos ko ng college, hindi ako sumuko kahit na hindi ako nakagraduate. Naging pamilyado ako. Doon ako lalo nagpursige para matupad ko yung mga pangarap ko. Hindi ako sumuko, hindi ako tumigil mag-practice, gumising ng maaga, extra workout, lahat ng extra drills ginagawa ko para mas makondisyon pa ako kasi hindi pa ako kontento eh. Hindi ko pa natutupad yung pangarap ko na hanggang ngayon, pangarap ko pa rin. But Albo says no. Custodio up and running. Terzo finishes. Big rejected right there by Albo. Kita mo si Albo humihingi pa ng bola. Goes all the way, the foul in the finish. What a guy, Richard Albo, on the other end. Jump step, pull up, tres.
para kay Richard Albo. Gotten the lead here in the third quarter. Albo. Limited minutes. Albo, 3-for-3 and he connects. Look at first, the three-point shot of the game. Terso, binasa kay Richard. Albo will answer. Sa mga kabataan pa na gusto matuto, lalo sa depensa, ituturo po sa inyo yan ni Coach FM. Halimbawa, yung pagdepensa sa pick and roll. Ididemo po yan ni Coach FM at makikita nyo po kung paano depensahan yung pick and roll. At ito naman yung mapapayo ko sa mga kabataan na nangangarap maging isang sikat na basketball player na mas makilala pa sa larangan ng basketball. Wag na wag kayong mawala ng pag-asa. Labanan nyo yung katamaran. Patuloy lang kayo magsipag, tiyaga, at patuloy lang kayo maniwala kay Lord na matutupad nyo yung pangarap nyo balang araw. Maging motivation nyo yung mga taong nambubuli. Wag na wag kayong magpapadala sa kanila. At ang pinaka-importante, mag-aral kayo na mabuti. Kasi after ng basketball, hindi naman habang buhay, malakas tayo eh. Kailangan makapagtapos kayo ng pag-aaral. Yan yung pinaka-importante. Para after natin mag-basketball, meron tayong option, di ba? Tapos ayun, kay Coach FM, salamat kasi naging kaibigan kita. Laban, kakampi, salamat kasi nandyan ka sa mga kabataan na nangangarap, talagang ginagabayan mo sila. Kahit saan sulok, talagang pinupuntahan mo. Sobrang proud ako sa'yo. Kasi naisishare mo yung mga natutunan mo, yung mga magagandang halimbawa naisishare mo sa kanila, hindi lang bilang sa basketball, maging marespeto, maging masunurin sa magulang, at mag-aral ng mabuti. Yun, Coach FM, palagi ka mag-iingat. Alagaan mo yung sarili mo kasi maraming bata na maghihintay sa'yo. After nitong pagsubok na to, malamang sobrang dami mong estudyante. Ayun, palagi kang mag-ingat. Brother, nandito lang ako. Magkikita at magkikita tayo at magkakasama para makasama ako sa camp mo. Ingat palagi, brother! To Albo for three. Yes! At yan nga mga kabowlers, mayroon na naman tayo nasagot na tanong na nagmula pa sa isa sa mahusay na manlalaro ng Davao Tigers. At minsan na rin siyang tinaguri ang Haring Ligan Labas. Maraming salamat sa suporta mo sa Coach FM Basketball, Kagawad Richard Albo. At sana ay bigyan ka pa ng Panginoon ng lakas ng katawan upang mas lalo pa makapagsilbi sa iyong mga kabarangay, mas lalo pang tumagal ang karir mo sa basket at patuloy ka pa rin maging inspirasyon sa mga kabataan. Maraming salamat din sa mga subscribers ng Coach FM Basketball. At para dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na kayo upang mas may maintindihan pa kayo at mas may matutunan pa kayo pagdating sa larong basketball. Stay safe everyone. Stay healthy. Stay home. It's your best move. Magkita-kita ulit tayo sa aking mga susunod na videos.